Kabanata 2481. Sinabi lang ng kasama na may isang customer na humingi sa kanya ng impormasyon kung paano niya gustong gawin ang kanyang mga pakikipagsapalaran, ikaw yun, hindi ba? Oo. Itong shop, wala pang customer na ganito dati, kaya na-curious din ako saglit at pinatawag ka. Anyway, pumunta ka sa shop ko para gumastos, may resources din ako, and I, nasa magandang mood ako ngayon, handa akong tumulong na gabayan ka. Salamat. You're welcome. Anong klaseng experience ang gusto mo? My main world, I still have some energy. Hindi ko alam, may pagkakaiba ba sa kalendaryo? Nagtanong ang batang babae, saang mundo ka nang galing? Ako, mula sa mundo ni Balala. Oh, never heard of it. Hindi rin akalae ng dalaga na gumagawa si Omi ng mga bagay-bagay. Kailangan ding isipin ni Omi ang lahat ng nasa Sky World, at hindi ito mailantad. Ang kasalukuyang mapa ay minarkahan bilang isang daigdig na walang nakatira, kaya walang sinuman sa pangkalahatan ang pupunta doon, natural na walang nakakaalam. Sabi ni Omi, nabalitaan ko na mayroong ilang uri ng pangkat ng Heavenly God, ano sa palagay mo ito? Umiti ang batang babae, gusto mong sumali sa Celestial God Team? Hindi, sinabi ng dalaga, ang Heavenly God Team, na dalubhasa sa pagsunog, pagpatay at pagnanakaw, kung yan ang iyong ambisyon, kung gayon ay ituring mo akong bulag, umalis ka na rito ngayon din. Ah, narinig ko lang ang Heavenly God's Team dati, hindi ko alam kung ano ang ginagawa nito. Busy si Omi. Sige, huwag ka nang magpaliwanag, sa tingin ko ay hindi ka rin mabuting tao, ngunit hindi ka naman masyadong masama sa isang tao, kaya kompromiso ka. Oh, nanlumo si Omi, saan ba ako hindi mukhang mabuting tao? Siya nga pala, aking tindahan, kailangan ko pa ng ilang mga mangangaso, handa ka bang isaalang-alang ito? Ano ang mangangaso? Tanong ni Omi. Ang isang tinatawag na mangangaso ay isa na dalubhasa sa pangangaso ng iba't ibang mga hayop sa universo. Oh, ibig mong sabihin, gusto mong tulungan kitang mahuli ang poor beast. Huwag kang mag-alala, malaki rin ang kita mo, at ang mangangaso ay isa ring propesyon, isang propesyon na mas sikat kaysa Celestial God Team. Kung maaari kang maging senior hunter, magiging mahusay din ang iyong katanyagan, at pagkatapos makikilala ka ng lahat, kaya bakit ka mag-aalala tungkol sa hindi pagkakaroon ng katayuan sa universo na ito? Maaari ka ring magpakasal sa isang babae na sa tingin mo ay mabait at itakda ang pattern sa pangunahing mundo. Ano ang isang advanced na mangangaso? Batay sa pag-uuri ng biktima na iyong hinuhuli, ang isang mangangaso ay maaaring ma-rate bilang isang non-entry hunter, isang one-star hunter, isang two-star hunter, isang three-star hunter, isang four-star hunter, isang five-star hunter, isang six, seven, eight, o nine-star hunter. Siyempre, walang maraming nine-star hunters sa buong universo. Oh, medyo kawili-wili iyon. Kung gayon, tatanggapin ko iyon bilang oo. Okay, pangako, ngunit mayroon ka bang iba pang mangangaso? Hindi kalokohan, kami, sa Poor Beast Butcher Shop, ay nagdadalubhasa sa pagpapalaki ng isang grupo ng mga mababang antas na mangangaso, ibig sabihin, hindi maganda at isa at dalawang star na mangangaso. Pagkatapos, nakikipagtulungan kami sa ilang 3-star at 4-star hunters. Naiintindihan. Ang pakikipagsosyo ay hindi sila mga empleyado ng kanilang tindahan, at ang grupo ng mga mababang antas na mangangaso na kanilang pinalaki ay itinuturing na mga empleyado. Kung naisip mo na, congratulations, maaari kang opisyal na makapasok sa industriya ng mangangaso, sa tingin ko ito ay mas mahusay kaysa sa pagpunta mo sa Heavenly God's Team. Marami ring mga Heavenly God's Teams, ngunit ang ginagawa nila ay hindi kailanman mabuti, at least ako personally may sakit dito. Salamat miss sa pagturo mo sa akin sa tamang direksyon, kaya hindi ako naligaw ng landas. Hihihi, you're welcome. Mukhang mayabang ang batang babae na iyon, na parabang hinaila niya pabalik ang isang nawawalang tao. Hindi rin nagustuhan ni Omi ang Celestial God Team, dahil ang Sky World ay minsang nawasak ng isang Celestial God Team, at kung mayroon siyang pagpipilian, tiyak na hindi siya dapat maging isang Celestial God Team. Kung ganoon ay may maghahatid sa iyo upang manatili. Pagkatapos ay dadalhin ka para kunin ang iyong lisensya ng mangangaso. May hunter's license pa, sabi ni Omi sa sarili, kailangan pa ba nito ng induction certificate?
Siyempre, magagawa mo kung ayaw mo, pero kung hindi, hindi mo magagawang husgahan ang titulo ng hunter, at walang makakaalam kung papatayin mo kahit ang pinakamakapangyarihang hayop, at walang sisikat kung hindi nila alam. Oh, I see. Napangiti si Omi, naubos lahat ng titulo, pero oo, kung wala ang mga titulo, kahit makapangyarihan ka, sino ang maniniwala sa iyo? Halimbawa, minsan naging accountant sa Mortal World Builder. Saan gagawin? Siyempre pupunta tayo sa Hunters Union, huwag kang mag-alala, may magdadala sa iyo doon. Hindi nagtagal, dumating ang isang binata, ang binatang ito ay isa ring mababang diyos, ngunit siya ay isang 35 kabayong mas mababang diyos. Pwede ba, bagong dating siya, magiging professional hunter na siya sa shop natin simula ngayon, dalhin mo siya sa Union ng Hunter at irehistro mo siya. Yes, miss. Magalang na sabi ni Aken. Sa sandaling iyon, ang batang babae ay nagtanong, nga pala, ano ang pangalan mo? Sinabi ni Omi, ang pangalan ko ay Wind Lightning. Okay, go. Umiti si Ken kay Omi, kuya, sumunod ka sa akin. Salamat. Umalis na si Omi. Kinuha ni Aken si Omi at lumabas sa kalye. Sinabi ni Aken, ang pangalan ko ay Aken, welcome, Wind Light. Nako, salamat, bago lang ako dito, alagaan mo ako. Dapat, ako ang aming tindahan, ang tanging walang ranggo na mga ngaso, ngayon ay narito ka, pagkatapos nito, mayroon akong kasama. Umiti si Aken. Haha, ganun ba, gaano ka nakatagal sa negosyo? Ito ay halos 100,000 taon, ngunit sa kasamaang palad, ako ay isang walang karanasan na mga ngaso. Napakahirap irate ang pamagat ng hunter. Oo, kailangan mong pumatay ng kamag-anak na bilang ng mga cosmic beast at kilalanin bilang ganoon bago ka makapag-rate. Tumango si Omi at nagtanong, Aken, ano ang pangarap mo? Ah, pangarap ko. Tama, hoy, pangarap ko ang maging isang makapangyarihang mga ngaso ng universo. Sabi ni Aken na may pag-asa na mukha. Mahirap bang abutin ang pangarap na yon? Crap, hindi ito magiging panaginip kung ganoon kadaling makamit. Ilang bituin ang kailangan para yumanig ang universo? Tanong ni Don Omi. Sa tingin ko kailangan itong maging hindi bababa sa 8 bituin. Sa kasamaang palad, ang mga pangarap ay palaging pangarap, napakahirap. Bakit? Kung gusto mong maging isang 8-star hunter o higit pa, dapat ay nanghuli ka ng hindi bababa sa 100 divine beast ng divine emperor level, na nangangahulugan na dapat ay mayroon kang lakas ng 1 divine emperor sa sarili, a divine emperor. Hindi lahat ay maaaring maging ganoon kalakas. Oh, also, umiti si Omi at umaliw, kung nandyan ang puso, nandyan ang pangarap, cheer up, magiging posible. Ah, anong ibig sabihin ng cheer up? It means keep trying. Tumawa si Omi, hindi niya magagamit ang salitang cheer up in the future. Ham, ikaw din, Light Cloud, ano ang pangarap mo? My dream. Natigilan si Don Omi. Oo. Ano ang pangarap ni Don Omi? Noong unang panahon, ang pangarap ni Omi ay maging isang immortal emperor. Gayunpaman, ngayon, ang immortal emperor ay naging isa na at naging isang diyos. Kabanata 2482. Ano, wala kang pangarap? Hindi totoo yan, ang pangarap na dati ay natupad na at hindi pa naiisip ng bago. Umiti si Aken, pagkatapos ay mag-isip ka ng bagong pangarap, kung wala kang pangarap, mapapagod kang mabuhay, o tutulungan kitang mag-isip ng pangarap. Sige, sabihin mo sa akin. Sinabi ni Aken, kung gayon, umaasa tayo na sa hinaharap, mapapangasawa mo ang isang lokal na babae sa pangunahing mundo, at mula roon, maaari kang mag-ugat dito. Kan, panaginip iyon. Siyempre, hindi madaling maabot ang pangarap. Bakit? Hindi na kailangang sabihin, ang mga naninirahan sa pangunahing mundo ay pawang mga malalakas na miyembro ng pamilyang God Emperor level ho. Kung maaari kang magpakasal sa isang katutubong babae, ibig sabihin, magiging miyembro ka ng pamilya ng God Emperor. I see. Hehe, so a level like God King is nothing in the main world ah. Mayroon ding mga dibisyon ng laki para sa God Kings, isang Realm God Kings, dalawang Realms God Kings, tatlong Realms God Kings, hanggang sa 12 Realms God Kings. Kung ito ay isang God King ng 10th Realm o higit pa, hindi naman masama. Kung ito ay isa, dalawa, o tatlong kaharian ng ganitong uri ng hari ng Diyos, sa pangunahing mundo,
Talagang hindi ito maganda. Siyempre, karamihan sa mga hari ng Diyos sa antas na ito ay may kontrol sa isang maliit na kosmikong mundo ng mag-isa, nabubuhay, ang buhay ng isang emperador sa lupa. Nagtanong si Omi, "Pwede, narinig mo na ba ang Diyos na si Haring Wolun?" "Hindi ko narinig, malakas ba ito?" "Ang Six Realms God King." "Eh, bakit mo biglang sinasabi sa taong ito, baka naman, tatay mo siya." Walang imak na sinabi ni Omi, "Ikaw ang anak niya." "Haha, buti sana kung anak ako ng Sixth Realm God King." Tumawa si Akan, at umaktong parang nakabili. "Pero kung iisipin, magiging anak ng Sixth Realm God King, ayos lang." Sinabi ni Omi, "Ang aking bayan, na kolonisado, ang sumaikop sa aking bayan, ay itong Wolun God King." Biglang lumuha ang mga mata ni Ken, "Ang pagiging kolonisado ay isang pagpapala sa akin." "Anong ibig mong sabihin?" "Light Cloud, ang aking bayan ay ang mundo ng Kaal, ang aking bayan, kahit na ito ay isang maliit na mundo na may 28 antas, ngunit, dati ay masaya rin itong namumuhay, mayroon kaming kabuoang 20 Diyos, at lahat kami ay nagtutulungan upang protektahan ang aming bayan." Gayunpaman, biglang isang araw, isang grupo ng mga pangkat ng Celestial ang dumating, at sinunog at ninakawan nila ang aking bayan, pinatay ang lahat ng ating mga Diyos, maliban sa akin, at higit pa rito, hindi mabilang na mga immortal ang Kalunos Lunos na Nullipol. Ah, nakakalungkot. Hindi maiwasang isipin ni Omi ang mundo ng mga langit na minsan ay naging mas malala pa, na tila gumuho sa lupa. Kaya, isang pagpapala ang maging kolonisado. Nakakalungkot kung makabangga tayo sa Celestial Team. "Bueno, tila ang aking bayan ay itinuturing na maswerte," sabi ni Omi. "Hindi naman masasabing swerte, kung tutuusin, ang pagiging kolonisado ay isa pang paraan ng pag-aalis, ngunit ito ay mas banayad at mas sustainable kumpara sa direktang pagnanakaw ng Celestial Team, hindi pag-scavenging ng sabay-sabay, ngunit tuloy-tuloy." "N." Sinabi ni Aiken, "Mahina ang hangin, isang araw, naniniwala ako na tatayo tayo sa itaas na bahagi ng sansinukob na ito, at makakamit natin ang ating mga pangarap." "Ay, oo nga pala." Bahagyang ngumiti si Omi, naramdaman ni Omi na hindi dapat gaanong naranasan ang Akan na ito, maaaring pangalawang henerasyon na siya ng mga Diyos mula pa noong bata siya, kaya ang ilan sa kanyang mga ideya ay mas walang muwang, tulad ng ganitong uri, ng "I believe it will be so and so, self-congratulations," ay pagkatapos ng lahat ng mga ideyang pambata. Gayunpaman, nadama ni Omi na ang sansinukob na ito ay malupit, at upang makamit, dapat magbigay. Kahit na ito ay maging Celestial God Team, kung kinakailangan, kailangan mong pumunta. Si Omi ay tumatakbo sa Celestial God Team noon, ngunit hindi niya inaasahan na ang ruta ay babaguhin ng babaeng iyon. "Nga pala, Akan, sino ang babaeng iyon?" "Hindi ko alam, nabalitaan ko na siya ay isang katutubong ng pangunahing mundo, at dahil siya ay isang katutubong, walang duda na isang tao mula sa isang tiyak na pamilya ng God Emperor." "Gayun din. Walang nakakaalam kung ano ang pangalan ng binibini na iyon, lahat tayo ay tinatawag siyang panganay na binibini, itong panganay na binibin na ito ay walang mataas na estant at maganda, ngunit sa kasamaang palad, ang isang tao sa antas na ito ay hindi isang bagay na nakikita nating mga munting langgam, hanggang sa..." Umiti si Omi, "Pwede ba, may naisip akong pangarap para sa kinabukasan ko." "Eh, ano?" "Haha, gusto kong magpakasal ng malaki." "Baliw ka, pag narinig ka, matatanggal ka, bihira lang mabait si Miss Big, exempt sa qualification na papasukin ka sa industriya, kung hindi mo nakilala si Miss Big, kapalit ng iba, mga pamilya, kami ay ganitong uri ng hindi alam, walang pamagat na mangangaso, walang sino man ang tatanggap nito." Nagpanik si Aken. Alam ni Omi na para sa ikabubuti niya si Aiken, napakasimple niyang tao. "Haha, Aiken, itago mo lang sa puso mo itong pangarap ko, huwag kang magsasabi ng kahit ano sa publiko." "Speechless, kalimutan mo na, sino ba naman ang hindi magkakaroon ng pangarap, ang mga pangarap ay likas na hindi makakamit, ang pangarap ko na maging isang 8-star hunter, ay hindi kasing hindi makakamit, sino ba naman ako para pag-usapan ang pangarap mo?" Biglang naisip ito ni Akan. Hindi na kaimik si Omi, pero hindi na nag-abalang magsalita pa. Sa lalong madaling panahon, sa Hunters Union, ito ay isang napakasagrado at solemn na lugar. Para saan?
Kumusta, gusto ng kaibigan ko na magparehistro bilang isang mangangaso. May reference ka ba? Kung wala, paki-arrange for an assessment. Hindi lahat ng tao ay angkop na maging hunter, huwag umabot sa puntong hindi nagiging hunter ang hunter, bagkus ay hinahabol pa siya palayo sa Godhead. Oo, meron. Agad na naglabas si Ken ng isang sulat ng rekomendasyon na ibinigay ni Missy, at ang sulat ng rekomendasyon ay walang pangalan, kaya isinulat ito bilang isang Purvis meat shop. Okay, pasok na tayo. Lumakad si Naomi at Akan sa Union. Sinabi ni Aiken, ang mga taong ito, napaka-snobbish, kung wala kang sulat ng rekomendasyon, mahirap magparehistro bilang isang mangangaso ng walang anumang backdoor, regalo sa karera. Kan, napakadilim ba, wala bang pakialam? Ano ang malaking bagay, sasabihin nila na para sa ating kaligtasan, hindi lahat ay magiging mangangaso kapag oras na upang maging isang mangangaso, kaya't mag-aayos sila ng maraming mga pagsubok upang automatikong maging handa kang magbigay ng mga regalo. Speechless. Tara, pasok na tayo at punan ang form. Napakabilis, pinunan ni Omi ang form, at dahil mayroon siyang sulat ng rekomendasyon, hindi niya pinahirapan ang mga bagay at madaling nakarehistro bilang isang hunter. Kaya lang, si Omi ay isang hindi kilalang mangangaso. Nang matapos, sinundan ni Omi si Akan pabalik sa shop. Dito kami nakatira mga hunters lang, 10 kwarto lang, bawat kwarto ay inookupahan na ng ibang hunters, simula ngayon, sa akin ka natitira. Sabi ni Aiken. Oo, hindi mahalaga. Noon lang, isang lalaki ang pumasok sa pintuan, isang 50 horses lower god. Nang makita ng 50 horses lower god na iyon si Omi, sinabi niyang nakakunot ang noo niya, Aiken, ano ba, dinadala mo lahat ng kuting at tuta dito, sa tingin mo ba ito ang tahanan mo ngayon? You're settled sa pangunahing mundo at maaari mong kunin ang lahat ng iyong mga kamag-anak na basura upang manirahan dito, tama ba? Kabanata 2483. Mabangis ang mukha ng lalaking pumasok. Si Aken ay abala sa pagpapaliwanag, Kuya Yukong, mali ang pagkakaintindi mo, hindi ko siya kamag-anak, siya. Hindi na hinintay ng lalaking iyon na matapos si Achan, agad siyang umungal, wala akong pakialam kung sino siya, umalis ka na dito, ito ang Missy Purvis Butcher Shop Hunter's Public Dormitory, hindi isang stray cat and dog shelter. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi nakalimutan ng lalaki na titigan si Omi, ikinumpara niya si Omi sa isang ligaw na pusa at aso na nanggaling sa labas ng bayan at pansamantalang hindi nakahanap ng matitirhan. Galit na sinabi ni Omi, pakiusap, magpakita ng paggalang, sino ang ligaw na pusa o aso? Yoho, and a temper. Sabay ngisi ng lalaking tinatawag na Yukong. Nais ni Omi na magmadali at magbigay ng isang marahas na pambubugbog. Ngunit ang lalaki ay isang 50 kabayo na lower god, habang si Omi ay isang 30 kabayo na lower god, ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki na ang isang ordinaryong tao, kahit na siya ay isa, horse short, ay hindi siya matatalo. Bukod dito, si Omi ay nasa yugto pa rin ng paggamit ng brute force, hindi niya alam kung paano ilapat ang divine power, hindi nagsanay si Omi patungo sa paggamit ng divine power. Si Aiken ay abala sa pagsasabing, Kuya Yukong, itong Wind Lightning, siya rin ang hunting master na inupahan ni Big Miss. Nagulat si Yukong. Paano ba yon, ang daming hunter sa shop ni Miss Big halatang puno, wala naman masyadong kwarto. Kaya nga hiniling ko sa kanya na makisama sa isang kwarto. Sabi ni Akan. Ganun ba? Nalaman ni Yosong na hindi pagkakaunawaan iyon at ayaw niyang humingi ng tawad. Nakita ni Omi na aalis na siya at sumigaw, paumanhin sa akin at kay Akan. Natutuwang tumingin sa kanya si Yukong at sinabing, ano ang sinabi mo? Paumanhin sa akin at kay Akan. Hoy anak, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Ibig mong sabihin, hindi na humihingi ng tawad, tama. Idiot, hindi lang humingi ng tawad si Kong, kundi tinawag din siyang tanga. Hindi napigilan ni Omi ang kanyang galit, masyadong dumb bullying. Kinaila ni Aken si Omi at sinabing, Light Cloud, kalimutan mo na, ang mga tao ay kahit isang star hunter, kailangan pa rin natin silang mag-ingat sa atin kapag tayo ay manghuli sa universo sa hinaharap. Nang marinig ito ng Yukong na iyon, sinabi niya, Aken, what you mean is, this kid is a non-entry level hunter. Ah, yes. Tumanggo si Aken na humihingi ng paumanhin.
Naina si Yukong at sinabing, "Damn, inferior level hunter, dying to be arrogant in front of me, what the hell?" Pagkasabi niyan, lumapit si Yukong sa galit at itinaas ang kamay, gustong sampalan si Omi. Gayunpaman, sa sandaling nakataas ang kamay ni Yukong, isang boses ang nagmula sa pintuan, "Tumigil ka." Nang marinig ni Yukong ang boses, abala siya sa pagbaba ng kanyang kamay. Ang taong ito ay ang kapitan ng kanilang pangkat ng Pangangaso, isang two-star hunting master, na ang lakas ay isang 10 kabayong medium na Diyos. Si Yukong ay hindi maglakas loob na maging mayabang sa harap niya dahil hindi maganda ang relasyon nilang ito. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang sampal ang sumampal kay Yukong. Pa, natahimik ang buong mundo. Nipatikip ng bibig si Akan sa hindi makapaniwala at tumingin kay Omi. Ayon, ang biglang sumampal kay Yukong ay si Omi. Tulala at gulat na gulat ka Kong, sasampalin niya si Omi, kung hindi siya natatakot na sasamantalahin ng kapitan ang pagkakataong harapin siya, sasampalin niya si Omi hanggang sa mamatay. Ngunit hindi niya inaasahan iyon, pagkababa niya ng kamay ay sinampal siya ni Omi. Nagulat din ang kapitan na nakatayo sa pintuan para pumasok. Sa kanyang isipan, sinabi niya, "Damn, sino ang taong ito, napaka-hungry, 30 kabayong nakabababang Diyos, at nang ahas siyang sampilon si Yukong, isang 50 kabayong mas mababang Diyos." Sa mismong sandaling si Yukong ay tanga. Sampal. Sa isa pang sampal, si Yukong ay muling sinampal ni Omi. "Ikaw." Sa pagkakataong ito, galit na galit ang reaksyon ni Kong, at parang gusto niyang patayin si Omi. "Abala ang kapitan, anong ginagawa mo, inaniyayahan ka ba ni Missy na lumaban?" "Yoshio, UFS King, stop it." Lumapit ang kapitan at hinawakan ang kamay ni Yukong. Galit na galit si Yukong kaya kinailangan niyang tumayo, iniisip kung kasabwat ng kapitan si Omi. Pumalit si Omi at sinampal si Yukong ng 2 beses, nakaramdam ng kalayaan. Bagamat hindi matalo ni Omi si Yukong, alam ni Omi na may ganap na deterrent power si Missy, walang pakialam si Omi, sinampal muna niya ng 2 beses si Yukong, panganay na kapatid na babae, at hiniling kay Echan na magbigay din ng maling testimonya, upang tiyak na timbangin ni Yukong ang kontrabida, ang sitwasyon, at baka gusto niyang malaman kung ito ay totoo o hindi. Pagkatapos niyang suriin ang katotohanan o kasinungalingan, marahil, nalampasan siya ng lakas ni Omi. Kaya naman naglakas loob si Omi na sampalan siya. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang may dumating na tila kapitan, at pansamantalang nagtaka si Omi kung bakit niya tinutulungan si Omi. Yukong raged, "Captain, siya ang sumampal sa akin, nakita mo, ano ang gusto mo ngayong hinawakan mo ang kamay ko?" Nagtanong ang kapitan, "Ano ang nangyayari dito? Katotohanan na sinampal niya ako, kailangan mo bang malaman kung ano ang nangyari?" Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na 2 taon, at ngayon ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto para sa susunod na 2 taon. "Siyempre galit ako, ipinaliwanag ni A-chan ang aking pagkakakilanlan, ang taong ito, pero hindi rin humingi ng tawad sa akin, pero gusto mo din akong sampilan, buti na lang at nakabalik ka." Pagkatapos noon, nakita mo rin ang nangyari, "Itong kuya, pangalan mo ah, ngayon tinulungan mo ako minsan, sa hinaharap ako ay magiging sa harap ng pinsan ko para kausapin ka." Ang tono ni Omi sa isang hininga ay ang napakabitin na uri, at nagbanta rin na bibigyan ng magandang salita ang kapitan. Kaya, ang kapitan ay nagulat at nagtanong, "Sino ang iyong malayong pinsan?" Sasabihin na sana ni Omi na si Missy iyon, ngunit, bigla niyang naisip na may kamalian ang pagsasabi nito, at magiging madaling imbestigahan ang katotohanan. Kaya, Omi, binago ni Omi ang kanyang mga salita at sinabing, "My distant cousin has a very close relationship with the eldest miss. What exactly is the relationship? I'm not at liberty to say. After all, my distant cousin does not allow me to play her relationship here and get any special care." Nagulat ang kapitan, gayon din si Akan, na nalilito, "Ganun ba talaga? Hindi sigurado si Ken kung ito ba o hindi, tutal hiniling lang ni Missy sa kanya na kunin si Omi para magparehistro bilang isang hunter, at hindi sinabi na mayroon siyang anumang relasyon kay Omi." Ang kapitan na iyon, nang makitang medyo konektado si Omi, ay naging magalang kay Omi at ngumiti, "Kuya, huwag kang magalang,
ako ang kapitan ng Huntmaster sa tindahan ni Missy, ang pangalan ko ay Tianhai. Hello, Captain Tianhai. Bahagyang ngumiti si Omi. That Yukong was really depressed at the moment and grunted, Kapitan, huwag kang magpakatanga, huwag kang magpakatanga. Sino ang makakapagpatunay na ang kanyang pinsan ay talagang malapit kay Missy? Lumapit si Omi at sinabing, Ikaw Kong, tingnan mo ang nasa itaas ng ulo mo. Tumangala si Yukong. Pa! Sa sumunod na sandali, isang sampal ang tumama sa mukha ni Yukong. 2484. Ikaw! Galit na galit si Kong. Napaangat siya ng tingin ni Omi dahil sa takot niya na sa lakas ni Yukong ay madali siyang makaiwas kaya naman pinatingala niya ito sa kasinampal habang nadidistract. Nanginginig na ngayon ang katawan ni Kapitan Tianhai, ito ay talagang magandang hang, hindi na kailangang patunayan. Natakot din si Ken sa tinatagong backstage ni Omi, at tila nag-iisip sa loob-loob kung may bagay na bawal noon. Sabi ni Omi, Ikaw Kong, hindi mo na ako hahayaang humanap ng dahilan para bugbugin ka, kung hindi, hindi na ako sasampalin ng ilang beses, kundi, gusto kong gamulong ka at umalis, or even, I want you to die if I want you to die. Sabi ni Omi sabay turo sa ilong ni Yukong. Natahimik ang buong looban. Napangiti si Omi sa kaloob-looban, sa galing ni Omi, paano pa siya mabubuli sa ganoong kaliit na lawa, sa iilang maliliit na maya na ito, nakakapaglaro si Omi nang hindi ginagamit ang kanyang lakas. Hindi naman natakot si Omi na mag-imbestiga sila, napakahiwaga ng background ni Missy, who knows kung kilala ba talaga nila ang pinsan ni Omi, unless, pinuntahan nila si Missy ng personal, pero sa totoo lang, hindi naman si Missy ang pwede nilang makilala kung gusto nila. Tanong ni Omi, pwede, itong bakuran, alin ang kwarto ni Yukong? This one. Sabi ni Akan sabay turo sa isa sa mga kwarto. Sabi ni Omi, mula ngayon, akin na ang kwartong ito. Ikaw, galit na galit si Kong. Sabi ni Omi, ikaw Kong, may problema ka ba dyan? Maari rin bang ipakita ko sa iyo ang isang malinaw na landas, ang una, mawala, ang pangalawa, lumipat sa looban at manirahan sa bukas na hangin. Kidlat ng hangin, huwag kang masyadong mang-aapi ng mga tao. Sabi ni Kong na nakapikit ang mga ngipin, sa mga sandaling ito, parang hindi niya namamalayan na naniniwala na si Omi ang nasa likod ng entablado ni Missy. Bamantong hininga si Omi, kaya pa nga kitang patayin, pero natatakot pa rin akong i-bully ka. Ikaw, nanginginig ang katawan ni Kong. Nang makitang talagang may hitsura si Omi sa likod ng entablado, agad na namula ang kapitan, Kuya Feng, ayos lang, ako na ang magdedesisyon para sa iyo, simula ngayon, sa iyo na ang kwarto ni Yukong. Salamat, kapitan. Polite, polite, if you need any help in the future, just tell me, huwag kang magalang kay Kuya. Haha, siguradong hindi ako magiging magalang sa iyo. Mabuti iyan, mabuti iyon. Kaya lang, nanatili si Omi sa kwarto ni Yukong. Nang gabing iyon, bumalik ang iba nilang pangkat ng Hunter. Lalo na yung Vice Captain. Ang Vice Kapitan at ang Kapitan ay parehong 2 star na mangangasu, at ang kanilang mga lakas ay hindi masyadong magkalayo. Ang Vice Kapitan ay palaging hindi nasisiyahan sa Kapitan, kaya ang pangkat ng mangangasu, sa ibabaw, ay nagkaroon ng maayos na relasyon, ngunit lihim na ginawa sa 2 paksayon, paksayon ng kapitan at paksayon ng vice kapitan. Yukong is in the same faction as the vice captain, kaya natatakot si Yukong na baka may mahuli ang kapitan at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataon na ayusin siya. Pagbalik ng vice kapitan, narinig niyang may simoy ng hangin at sinampal ng ilang beses si Yukong. Kaya, pumunta ang vice captain kay Omi. Hoy! What man, what for? Tanong ni Omi nang hindi nakataas ang ulo. Ang vice captain na iyon ay tumayo sa pintuan at nagtanong, narinig ko na gumagamit ka ng mga koneksyon para makapasok sa aming hunter team. Anong negosyo mo, tatanungin ko ulit, ano ka bang tao? Ako ang tiniente ng mga ngaso ng tindahan ni Missy, si Yoshio ang aking tao, at sinaktan mo siya, tama. Tanong ng vice kapitan. Sabi ni Omi, kapag nagbubulungan ka, gugustuhin pa kitang batukan. Ikaw, galit na galit ang vice captain, at talagang mayabang. Kilala mo ba si Missy, kilala mo ba siya? Anong ebidensya ang mayroon ka, kung hindi ka magpapakita ng ebidensya, magiging bukas ang isipan ko ngayon.
Umuso si Omi, kung ganoon, open-minded ka, open-minded me to death, mayroon ka bang lakas ng loob na gawin yon? Ikaw, napatalon sa galit ang vice captain. Umisi si Omi, anong klaseng mga tumatalon-talon na clown, lahat ng ahas maging bastos dito, hindi kalahati ang galing, pero natuto ang bullying, sa ibang araw, dapat talaga makipag-usap ako sa pinsan ko, tanggalin ang walang kwentang basura. Ikaw, anong sabi mo? Nang marinig na malinaw ng bise-kapitan, sumikip ang puso niya, dahil ang pinakakinatatakutan niya sa loob ay matanggal sa trabaho. Agad na hinawakan ni Omi ang malambot na bahagi sa puso ng bise-kapitan. Sa sandaling iyon, dumating ang kapitan. Vice Captain, ano ang ginagawa mo? How dare you, Bully Brother Wind, ayaw mong paghaluin. Ang kapitan ay mukhang malapit ng makipaglaban. Gayunpaman, sa bise-kapitan, ito ay isang hitsura ng paa ng aso. Bamantong hininga ang Vice Captain, pupunta lang ako para kumustahin si Kuya Windy. Hindi na nagdetalye ang Vice Captain kung may backstage ba talaga si Omi, at dahil paa ng aso ang kapitan, wala na siyang magagawa kay Omi. At kaya, opisyal na sinimula ni Omi ang kanyang karera bilang isang mangangaso. Sa ikatlong araw, si Omi at ang iba pa, ay nakatanggap ng isang order mula sa tindahan, ang karne ng Purbeast ay malapit ng maubos, bilisin mo at maghanap ng mga bago, sa pagkakataong ito, maaaring kailanganin na dagdagan ang halaga, ito ay dapat na hindi bababa sa 100. Mabuti, si Omi at ang iba pang 10 tao, ay agad na umalis at umalis sa pangunahing mundo. Akan, saan natin hahanapin ang Purbeast? Tanong ni Omi. Hindi naman malayo, isang araw na lang, pero tandaan mo, ang pakay lang natin ay manghuli ng Purbeast, kung makasagasa tayo ng ibang halimaw, iniiwasan natin sila. Mabuti, makalipas ang isang araw, dumating si Omi at ang iba pa sa isang lugar na madilim at madilim, ito ay isang kasiraan, ito ay sinasabing ito ay isang pagkasira, ngunit ito ay talagang isang mundo na nabasag at hindi na maibabalik sa anyo, isang sira sinturon. Sinabi ng kapitan, lahat, pansinin, malapit na tayong pumasok sa Chance Divine Desolation, kaya magsaya ka. Isang grupo ng 11 tao, kabilang si Omi, ang pumasok sa Chance Divine Desolation. Ang Chance Divine Wilderness na ito ay puno ng malalakas na Divine Beast, at ang Purbeast ay isang napaka-ordinaryo lang. Sa sandaling ito, isang banal na hayop na mas malaki pa sa isang elepante ang sumugod palabas. Grimace. Ang banal na hayop na ito ay nagpakita ng kanyang mga ngipin kay Omi at sa iba pa. Ang sabi ng kapitan, ito ang Purbeast pero hindi pa ito nasa hustong gulang at mahina pa rin, kaya kung sino man sa inyo ang pumunta nito, huwag ninyong sabihing hindi ko kayo binibigyan ng pagkakataong mag-ehersisyo. Sabi ni Omi, gagawin ko. Walang umaway kay Omi. Nagmamadaling umakyat si Omi. Ang Purbeast ay sumugod din. Inihagis ni Omi ang 3 Unholy God Sword at isinama ang 30 kabayo ng Divine Power na mayroon siya sa Shadowless God Sword. Dati, hindi alam ni Omi kung paano nakipaglaban ang mga Diyos, ngunit ngayon, naunawaan na ni Omi na sa totoo lang, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng mga Diyos at mga immortal kumpara sa mga immortal, maliban sa kapangyarihan ng Diyos, kung ano ang mga sandata o sekreto na ginamit noon, ang mga Diyos ay parin, ngunit ang antas ng kapangyarihan ay nagbago mula sa walang kamatayang kapangyarihan tungo sa banal na kapangyarihan. Shu. Gamit ang isang espada, hiniwa ni Omi ang batang Purbeast. Si Omi mismo ay walang naramdaman, pero nagulat ang mga kasamahan niya sa likuran niya. Sinabi ng kapitan sa loob-loob, ang batang ito, na may napakatalino na pamamaraan, tila hindi talaga ito isang bagay na magagawa ng isang taong may ordinaryong katayuan. Kabanata 2485. Sinabi rin sa loob ng bise-kapitan na iyon, Damn, seeing as his sword skills are so superb, hindi talaga siya nagsinungaling, imposibleng gawin ito ng mga ordinaryong tao. Ito ang unang pagkakataon ni Omi, isang tunay na pagbaril. Matapos patayin ni Omi ang Purbeast na iyon, lumingon siya at nakita niya ang 10 tao na nakatingin sa kanya. Bakit ganyan silang lahat sa akin? Naguguluhang sabi ni Omi. Sinabi ni Aken na may mapagmahal na mukha, Light Cloud, napakatalino ng iyong sword skills. Yet, brilliant my ass, sarcastic me. Naisip ni Omi, ang sword technique na ito ay ginamit noong immortal pa siya,
pero ngayon ay Diyos na siya, matagal na itong luma. Hindi alam ni Omi na ang mga Diyos ay hindi napakatalino maliban sa kanilang divine power na naiiba. Pambihira pa rin ang Three Nothing Sword technique ni Omi kahit na umabot na ito sa Diyos. Kapatid na team, huwag maging mahinhin, ang Vice Captain ay gumagamit din ng isang espada, at sa tingin ko ang kanyang pagbabawas ay mas masahol pa kung ihahambing sa iyo, para sa iyo. Pinatay mo lang ang Fur Beast na yon, kahit bata pa ito, katumbas ito ng 30 kabayong Lower God, akala ko magtatagal ito ng kaunting pakikibaka, ngunit talagang nagulat ako na ito ay nahiwa ng espada. I really doubt na hindi lang si Akan ang makakatalo sa iyo. Sige, huwag mo akong purihin, ituloy natin ang pangangaso ng Fur Beast. Wala nang sinabi ang lahat. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Matapos makapasok sa Chance Divine Wilderness, dumami ang Pearl Beast. Makapangyarihang mga perlas na hayop, hanggang 10 metro ang taas, ang antas na ito ng mga perlas na hayop, ang una at pangalawang kapitan lamang ang dalawang magkakasama, ang natitirang mga perlas na hayop, ang sinumang makatagpo ng may kumpiyansa ay magpapatuloy, hindi siguradong hayaan ang iba na magpatuloy. Napatingin si Omi sa isang 5 metrong taas na Pearl Beast sa harap niya. Isa itong nasa hustong gulang na Fur Beast. Grimace. Nagpakita ng galit ang Fur Beast kay Omi. Sinulyapan ni Omi ang Vice Captain na nasa hindi kalayuan, nakikipaglaban sa isang Fur Beast. Gumagamit din ng espada ang Vice Kapitan. Gayunpaman, napahiya si Omi habang nakatingin sa espada na ginagamit ng Vice Kapitan. Sa loob-loob niya, sinabi ni Omi, ang Vice Captain na iyon, talagang ulam siya sa swordplay, hindi kaya napakatalino ng Three Nothing Divine Swords ko. Ito ay lubos na nagpabaligtad sa pananaw ni Omi, ang mga Diyos ay dapat na walang katulad na makapangyarihan, kung paanong ang ilang mga kasanayan sa espada ng ilang mga Diyos ay hindi kasing husay ng mga immortal, syempre, ito ay tumutukoy lamang sa mga kasanayan sa espada, hindi kasama ang banal na kapangyarihan. Swoosh! Sa sandaling ito, ang makapangyarihang Fur Beast ay sumugod kay Omi. Hindi na tumingin sa iba si Omi, nakatutok sa sariling pangangaso. Swoosh! Bumaba ang ilang espada ni Omi, at nahati ang Fur Beast. Ang Fur Beast na ito ay katumbas ng hindi bababa sa 50 kabayo ng Lower God. Sa hindi kalayuan, si Yukong, nakatatapos lang manghuli ng Fur Beast, ay natarante nang makita niyang madaling pumatay si Omi ng Fur Beast na hindi gaanong kalakas sa kanya. Sinabi ni Yukong sa kanyang puso, Diyos ko, itong Wind Lightning na nagtataglay lamang ng 30 kabayo ng banal na kapangyarihan, ay talagang makakapatay ng isang perlas na hayop na hindi mas mababa sa aking banal na kapangyarihan, paano ito posible, nangangahulugan ba ito na kaya ni Omi di man lang ako matalo kung gusto niya talaga gawin? At ako kahapon. Kilabot si Kong nang maisip niya ang kahapon, nang sinubukan niyang i-bully si Omi. Kung inilabas ni Omi ang kanyang espada kahapon, malamang natamaan niya si Yukong. Siyempre, hindi alam ni Omi mismo kahapon. Si Dao, ang kanyang 30 kabayo ng Divine Power, kasama ang Shadowless Divine Sword, ay talagang makakalaban sa isang 50 kabayo ng Divine Power God. Gayunpaman, ang 50 horsepower God na tinutukoy dito ay ang uri ng rookie ni Yukong pagkatapos ng lahat, at kung ito ay isang extinct na antas, kung gayon hindi ako maglakas loob na sabihin ito. Sabi ni Omi sa kanyang puso, hindi ko akalain na ang Three Blessed God Sword ko ay magpapatuloy na magningning sa Divine Realm, hehe, mukhang ipagpapatuloy ko pa ang pag-upgrade ng Three Blessed God Sword. Pagkatapos ng ilang araw at gabi ng pagpatay, sa wakas, natapos ang 100 Fur Beasts. Lahat, tumigil, malapit na tayong matapos, maaari tayong bumalik at lumiko. Sigaw ng kapitan. Huminto ang lahat at nag-ayos ng mga gamit para makauwi na. Noon lang, nagkaroon ng kaguluhan sa unahan. Oy, may mga tao sa unahan, at medyo marami sila. Sumigaw ang kapitan, mangyaring mag-ingat ka agad, kung sakaling may darating upang kunin ang ating mga nakawan. Maya-maya, isang grupo ng mga tao ang sumugod, ngunit hindi sila tumakbo para kay Omi at sa kanilang mga tropeyo. Kakaiba, napakalaking grupo ng mga tao, bakit sila tumatakbo sa loob ng Chance God Wilderness, dahilan upang isipin natin na nagnanakaw sila ng mga bagay-bagay. Nagdududang sabi ng kapitan. Nagtanong si Omi, Captain, may nagnakaw ba sa Fur Beast na hinuhuli natin noon?
Siyempre, pagkatapos ng lahat, nakakatipid ito ng gulo para maiwasan ang pangangaso, ngunit bihira ito, at hindi naman bihirang bagay ang Purbeast. Halika, bumalik tayo. Si Omi at ang iba pa ay bumalik sa pangunahing mundo. Sinabi ng kapitan, bago tayo bumalik sa tindahan, dalhin natin ang Hunted Purbeast sa Hunter's Union. Bakit? Hindi maintindihan ni Omi ang tanong. Magparehistro ang union ng Hunter a, kung hindi, paano natin ipopromote ang titulong Hunter, para sa paglipas ng panahon, dahan-dahan nating maipromote ang titulong Hunter. Nang dumating siya sa union ng Hunter, kinuha ni Omi ang lahat ng permabeast ng kanyang Hunter, at isang tao mula sa union ng Hunter ang susuri at susuriin ang mga ito para sa iyo. Napatay ni Omi ang kabuoang walong bawat hayop. Ang appraiser ng Hunter's Union ay nag-inspection sa Omi's Purbeast at sinabing, kabuuan ng walong bawat hayop, ang pinakamalakas ay umabot sa 55 mas mababang divine level, at ang pinakamahina ay mayroon ding 30 mas mababang divine level. Wind Lightning, batay sa iyong sarili lakas, maaari mo nang irate ang isang one-star hunter. Ano? Isang beses lang ako nakapunta para manghuli ng Master Purbeast, at makakapag-rate na ako ng one-star hunter. Nagulat si Omi, napaka-unfair nito, bago pa man naging hunting division si Aiken sa loob ng 100,000 taon at hindi man lang siya kwalipikado, rate ng isang bituin. Sinabi ng appraiser na iyon, kung ang bawat hayop ng iyong Panginoon sa pangangaso ay katulad ng iyong banal na kapangyarihan, dapat kang makaipo ng marami, marami pa upang makapag-rate ng isang bituin, gayunpaman, ang bawat-bawat hayop ng iyong Panginoon sa pangangaso ay mas malakas kaysa sa iyong sariling divine power, kaya sapat na ang 8 sa kanila para irate ka bilang one-star hunting master. Congratulations, Wind Lightning, mamaya, dadalhin ka ng mga tauhan ng union para i-renew ang iyong certificate, at pagkatapos nito, official ka ng one-star mangangaso, at isang buong miyembro ng union ng ating mangangaso. Salamat, umiti si Omi nang walang pakialam. Medyo nawala ang sinabi ni Ken, Light Cloud, naiinggit talaga ako sa iyo, sa unang pagkakataon na nagpunta ka para manghuli ng Purbeast, nakakuha ka ng one-star qualification, at hindi pa rin ako hunter pagkatapos ng 100,000 taon. Mukhang ako magpapalit ako ng karera, hindi para sa akin ang mga hunter masters. Pag-alo ni Omi, pwede ba, huwag kang ma-depress, tutulungan kita mamaya. Eh paano mo ako tutulungan? Naguguluhan si Ken. Napangiti si Omi, sa pagkakataong ito nung nagpunta ako upang manghuli ng Purbeast, alam ko ang kaunti tungkol sa iyong lakas, malinaw ang iyong mga kahinaan, sa palagay ko, tutulungan kitang itama ang mga ito, dapat itong maging malakas. Ang banal na kapangyarihan ay pangunahing kapangyarihan lamang, ang banal na kapangyarihan ay hindi isang pagsasara na tumutukoy sa lakas o kahinaan, tandaan iyan. Kabanata 2486. Oh, salamat, Light Cloud. Ikaw ang kapatid ko, ano ang ipinagpapasalamat mo sa akin? Umiti si Omi. Itong si Ken, na talagang mabait, tinulungan siya ni Omi. Dati, walang alam si Omi tungkol sa God Realm, pero ngayon, medyo alam na ni Omi ang God Realm. Diyos ko, hindi ba? Mabilis na nag-upgrade si Omi sa isang one-star hunter, at binigyan ng union si Omi ng medalya, ngunit syempre, ang medalyang ito ay nakatali sa banal na larangan ni Omi, kaya hindi ito mapeke. Kidlat ng hangin, maaari mong isabit ang medalya sa iyong dibdib, upang malaman ng iba ang iyong pagkakakilanlan sa isang sulyap. Kalimutan mo na, ano ang dapat ipakita sa isang one-star hunter? Natatawang sabi ni Omi. Sa sandaling ito, pumasok ang isang marangal na lalaki. Nang makita ito ng union ay agad siyang yumuko, meet Mr. Gojun. Ang marangal na lalaking iyon, gayunpaman, ay nagsabi, pumunta ka agad at tumawag ng ilang mangangaso sa itaas ng 6 na bituin para sa akin, dapat itong mabilis, kailangan kong mahuli bago ang sinuman, sa pagkakataong ito kung ang gawain ay natapos, ako ay gagantimpalaan ng 10 ulit. Ah, Mr. Gojun, anong nangyari? Wala lang, kaya ituloy mo na. Oo. Tumingin si Omi sa marangal na lalaki at nagtaka kung bakit nagmamadali ang lalaking iyon. Bago gawin ng iba. Team Light Cloud, tara na, balik na tayo sa shop. Sabi ni Omi, Captain, sino ang lalaking iyon? Saan ko siya kilala? Ngunit, sa pagtingin sa kasuotan na iyon, at pati na rin sa aura na kanyang pinalalabas,
siya ay dapat namula sa pamilya ng isang pangunahing tao sa pangunahing mundo. Tayo, Wind Lightning, ang ganitong uri ng tao ay hindi isang bagay sa atin, ang mga maliliit na Diyos ay maaaring tumangala, magmadaling bumalik sa tindahan at pumasok. Nagtanong muli si Omi, Captain, hindi mo lang ba narinig kung gaano siya kabalisa, mukhang may nakita siyang mabuti. Naisip ko, maaaring may kaugnayan ito sa Chance Divine Desolation. Nung pabalik na kami mula sa Chance Divine Wilderness, nakasalubong namin ang isang grupo ng mga tao, na parang baliw na tumatakbo papunta sa loob ng Divine Wilderness, ano kaya ang magagandang bagay sa loob ng Divine Wilderness? Hindi na kaimik ang kapitan, paano kung ito nga, sa tingin mo ba ay isang tao sa ating antas ang maaaring magnakaw nito? Hindi mo ba nakikita na ang mga tao, ang pag-beckoning ay pagkuha ng isang six-star hunter? Oh, napatigil si Omi ni Akan sa paglalakad palabas. Noon lang, nakita ni Omi ang isang pamilyar na babae sa malayong bahagi ng Union. Oy, di ba Missy? Nagulat si Omi, napakalaki ng main hall ng Union, nasa kabilang dulo si Missy, nakikipagbiruan sa isang lalaki, gayunpaman, nakatingin kay Missy, parang naghahanda, lumabas. Lalong naramdaman ni Omi na ang Chance God Wilderness na iyon, may magandang bagay ba rito? Hindi na napigilan ni Omi at sinabi sa iba, tulungan niyo akong ibalik ang Purbeast Meat sa shop. Eh, Light Cloud, saan ka pupunta? Tanong ni Aiken. May lakad ako, don't worry guys, hindi naman ako aalis ng matagal. Sige, pumunta ka ng maaga at bumalik ng maaga. Dinala ng kapitan ang walong Purbeasts ni Omi kasama niya. Lalong lumakas ang pakiramdam ni Omi sa loob na tiyak na may magandang lumitaw. Dahil nakatagpo ito ni Omi, kailangan niyang ipaglaban ito. Bagamat mababa ang lakas ni Omi, ngunit saan kaya? Kaya, agad na pumunta si Omi sa Chance Divine Wilderness. Makalipas ang isang araw, dumating si Omi sa Chance Divine Wilderness. Tumayo si Omi sa gilid ng Chance Divine Wilderness. Talaga bang nag-iisa ako sa loob ng Heavenly So Divine Desolation ng mag-isa? Sa lakas ko ngayon, kung makabangga ako ng makapangyarihang halimaw, hindi ba't kamatayan ang hahanapin ko? Omi? Omi, patay ka talagang baboy, hindi takot sa kumukulong tubig ah, hindi man lang sigurado kung may kayamanan ba talaga, just want to come and grab it, akala mo kasing swerte mo every time as the last time in the witch state world ah. Saway ni Omi sa sarili. Nag-alinlangan si Omi, damn it, pumasok ka, natatakot akong wala akong mapapala kung mamatay ako. Kaya, pinatigas ni Omi ang kanyang ulo at nagtungo ng mas malalim sa Chance God Desolation. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na dagandong ang nagmula sa harapan. Alam ni Omi mula sa tunog na ito ay isang makapangyarihang banal na hayop. Damn, parang hindi na ako makalakad pa, knowing that there is a tigre on the mountain, this is not courage, this is looking for death. Since that's the case, I'll just wait here, if I, napakaswerte ko talaga, makakatagpo ako ng magandang bagay kahit na hindi ako pumasok sa Chance Divine Wilderness, nakaupo lang dito. Umupo si Omi sa kinaroroonan niya, gusto lang niyang subukan kung kasing swerte siya noong huling beses siya sa Witch State World. Makalipas ang tatlong araw at tatlong gabi, biglang nakita ni Omi ang isang puting anino na lumilipad sa kanyang harapan. Ang anino ay napakabilis na wala itong makitang anuman. Ano iyon? Nang subukang tumingin ni Omi, lumipad na ang anino sa butas na iyon sa bundok sa unahan. Sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa likuran, at isang grupo ng mga tao ang sumusunod dito. Sa isang kisap mata, nagtakbuhan ang grupo ng mga tao. Saan nagpunta? Hindi ko alam na ito ay tumatakbo sa direksyon na ito. Kailangan nating malaman ito, huwag hayaan ang iba na mauna. Sa sandaling ito, nabigla si Omi nang makitang napakabuti ng kanyang kapalaran na nakaupo siya rito habang naghihintay, ngunit talagang naghintay siya. Napaisip pa nga si Omi kung may lihim na tumutulong sa kanya, kung hindi, paano pa kaya ang isang tao na dalawang magkasunod na swerte? Gayunpaman, masyado pang maaga para sabihin na ang swerte ay mabuti. Tutal, hindi na nakuha muli ni Omi. Sa sandaling iyon, dumating ang isang grupo ng mga taong humahabol sa kanya, at ang isa sa kanila ay nagtanong, "Hoy, bata, nakakita ka ba ng puting anino?" Ang taong ito na humiling kay Omi na magsalita ay nasa antas man lang ng isang hari ng Diyos, syempre,
Ang grupo ng mga taong humabol sa kanya kalaunan ay halos lahat ay nasa antas ng mga hari ng Diyos, si Omi ay nasa ilalim ng labis na pressure na nakaharap sa isang grupo ng mga manghari ng Diyos. Gayunpaman, umiling si Omi at sinabing, "Hindi, anong mga puting anino? Nandito ako sa pangangaso ng Fur Beast at hindi ko ito nakita." Hindi sinabi ni Omi sa kanila ang totoo. Bamantong hininga ang isa sa mga hari ng Diyos, "Anak, kung maglakas loob kang linlanggan ako, papatayin kita." Sabi ni Omi, "Wala talaga akong nakitang puting anino." Sa sandaling iyon, sinabi ng isa pang tao, "Kalimutan mo na, patayin mo na lang ang batang ito, itong basura, 30 kabayo lang ng Lower Gods, kakaiba na nakikita niya ang anino ng isang banal na USA. Basta, katayin mo." "Hey, wait," sigaw ni Omi. "Anak, huwag mong sabihing nakita mo talaga. Wala akong nakitang anino, pero, naramdaman ko na parang may kumikislap sa left side ko na umiikot, wala na talaga akong ibang alam, alam niyo rin naman na sobrang hina ko." Sabi ni Omi, medyo sumang-ayon pa rin ang grupong iyon, dahil sa kanilang mga mata, isang bagay na kahit sila ay hindi mahuhuli, paanong si Omi, isang taong napakahina, ay nakakita ng anino. Sinabi ng pinunong iyon, "Habulin." Kaya naman agad silang sinundan ng grupo sa di kalayuan. Pagkaalis nila, bahagyang bumukas ang sulok ng bibig ni Omi at napabuntong hininga, "Tanga lang talaga ang magsasabi sa inyo." Kabanata 2487. Pagkasabi nun, tumingin si Omi sa gilid ng butas ng bundok sa kabilang direksyon. Ang puting anino na iyon ay patungo sa butas ng bundok na iyon. Inihahanda ni Omi ang sarili niyang butas sa bundok, ngunit sa sandaling iyon, isa pang grupo ng mga tao ang dumating. Nang tingnan ni Omi, ito ang kilalang Ginoo na nakita niya kahapon sa Hunter's Union. "Hoy, bata, nakakita ka pa ng puting anino?" tanong ng marangal na prinsipe. Umiling si Omi, "Hindi. Hindi mo talaga nakita iyon." Ang puso ni Omi ay napuno ng galit na mga utak, ang kilalang Ginoo na ito, na halos kasing edad ni Omi, ay napakasungit kay Omi, si Omi ay nabalisa. "Hindi." Sa sandaling ito, nagtanong ang isa pang taong level ng God King kung gayon, may dumaan pa ba dito? "Ayan, parang may hinahabol sila, siguradong papunta dito." Itinuro ni Don Zimmer. "Habulin." Tumingin ang kagalang-galang na Ginoong iyon kay Omi at sinabing, "Ayaw na ayaw sa batang ito, patayin mo siya." "Oo. Ang isang nakatataas na Diyos ay abala." "Wait." Nang malapit na nilang gawin iyon, may ilang tao pang dumating, isa sa kanila, isang dalaga, ay siya pala ang eldest miss of the Fur Beast Meat Shop. Sabi ng panganay na Miss, "Mr. Gojan, pwede mo ba siyang patawarin para sa akin?" "Miss Arlo, anong ibig mong sabihin? Parang hindi ko maintindihan." "Ang lalaking ito ay isang mangangaso sa aking Fur Beast Butcher Shop, at hindi ko inaasahan na magkita kami dito ng nagkataon. Kung nasaktan ka niya sa anumang paraan, sana ay mapatawad mo ako, may utang akong pabor sa iyo." "Hahaha, mabuti, sulit ang pabor ni Miss Aluo." Kaya, agad na inutusan ng kagalang-galang na Ginoo ang lalaking iyon, "Hayaan mo siyang mamuhay ng murang buhay." "Oo." Agad namang nagtakbuhan ang grupo ng mga lalaki na iyon. Tanging si Eldest Miss at ilang tao lang ang natira, at ang ilang tao na dinala ni Eldest Miss ay nasa level din ng God King. Utos ng panganay na Miss, "Sumunod kayo sa kanila." "Miss Arlo, ikaw naman. Don't mind me, kulang pa rin ako sa lakas, at pinipigilan kita, kaya dahan-dahan akong makakahabol mamaya." "Good." Ang ilan sa mga tauhan ni Miss Arlo ay abala sa paghabol sa kanya. Galit na galit ang puso ni Omi, ang maharlikang prinsesa na iyon ay masyadong mapangapi, pumapatay ng mga tao sa unang hindi pagkakasundo, hindi, pumatay ng mga tao sa unang sama ng loob, hindi niya itinuring na buhay si Omi. "Kung hindi dahil kay Miss Aluo, natatakot ako na mahirap para kay Omi na makatakas, pagkatapos ng lahat, hindi maaaring maging katapat ni Omi ang ilang God King kahit na ano. Salamat, Miss Luo, sa pagligtas sa buhay ko." Abalang sabi ni Omi. Sabi ni Aluo, "Wind Lightning, bakit ka nandito?" "Nandito ako para manghuli ng Fur Beast." "Paano ang iba?" "Yung iba, bumalik, nag-iisang manghuli ako, syempre, ang layunin ko ay hindi lang makuha ang Fur Beast, kundi para mag-practice, diba?"
Tumango si Missy, tama, kaya ka pumasok sa shop ko ay dahil sinabi mo kung saan pupunta para sa practice. Oo. Wind Lightning, ang Gojen gentleman na iyon ngayon, paano mo siya nasaktan? Hindi ah, tinanong niya ako kung may nakita akong puting anino, sabi ko hindi, kaya sabi niya ayaw niya sa itsura ko at may pumatay sa akin. Nako, Wind Lightning, in the future, kapag nakatagpo ka ng ganitong klaseng tao, kung kaya mo itong ikot, hindi mo talaga kayang iikot, dapat mabilis kang lumuhod. Bakit ako luluhod? Nag-aatubili na sabi ni Omi. Bakit pa? Siyempre para mabuhay, alam mo ba kung bakit hindi kanya kanais nais? Hindi ko alam. Nabangga mo kasi siya at talagang tumayo para magsalita, kung lumuhod ka para sagutin ang mga tanong niya, baka hindi na siya mag-abala pang tumingin sa iyo. In the future, kapag nakatagpo ka ng lalaking katulad niya, putulin mo na, out, o magdudulot ka ng panibagong pagpatay. Fuck. Galit na saway ni Omi. Kidlat ng hangin, huwag kang magalit, maliban na lang kung ayaw mong mabuhay, kailangan mong tiisin ang kahihiyan kung gusto mong mabuhay, Palom. Pagkasabi noon, tumakbo rin si Missy, napakabilis. Nais ni Omi na tawagan siya at sabihin kung nasaan ang puting anino, ngunit, tumakbo ng napakabilis, hindi ito malapit. Hindi mapawi ang pagkadismaya sa puso ni Omi sa mahabang panahon. Ang mga tinatawag na dudes ay dapat na mga anak at apo ng ilang diyos na emperador ng pangunahing mundo, kung ano ang isang aso na nakikipaglaban sa mga tao, natutunan ni Omi kung ano ang bullying. Hindi na inisip ni Omi ang mga galit na bagay na ito at tumingin sa gilid ng butas ng bundok. Nakita ni Omi ang anino na nakatago doon. Kaya lang, hindi naglakas loob si Omi na kumilos ng padalos-dalos. Kung hindi ko man lang ma-capture ang napakaraming God Kings, bakit ko pa kaya? Kahit na swerte ako at nasagasaan ko ito, saan ko pa ito mahuhuli? Sabi ni Omi sa loob-loob. Narinig ko lang na may nagsabi ng Divine Deer, at hindi ko alam kung anong klaseng magandang bagay iyon, ngunit dapat itong medyo mahusay na gamot na pampalakas, kaya kung makuha ko ito, pagkatapos ay makakabawi din ako para dito ah. Hindi ko ito mahuli ng husto, kailangan kong mag-isip ng iba pang mga paraan. Noon lang, nagkaroon ng flash of wisdom si Omi. Hoy, maaari ba akong maglagay ng bitag? Kaya, agad na gumawa si Omi ng parang mousetrap. Hindi inaasahan ni Omi na mabitag niya ito, ngunit posibleng mahuli ito sa pamamagitan ng paghawak dito ng ilang sandali. Ang dahilan kung bakit gumamit si Omi ng ganitong makalupang pamamaraan ay dahil, naniniwala si Omi na kahit ang hari ng Diyos ay hindi ito mahuli, kaya tiyak na nakiusap siya sa kanya para sa isang uri ng pagbabawal o kung ano paman, at tiyak na hindi niya ito mahuhuli, kaya marahil ito ay may paraan upang labanan ang listahan ng mga pagbabawal. Kaya, ginamit ni Omi ang mousetrap para subukan. Siyempre, hindi ito ordinaryong bitag ng daga, katulad lang. Inilagay ni Omi ang bitag sa bakana ng butas sa bundok at itinago ito sa tabi niya. Naghintay at naghintay si Omi ng isang araw at isang gabi nang hindi kumukurap. Sa wakas, biglang gumalaw ang clip, napakabilis na talagang magandang makakita ng mga anino. Gayunpaman, ang clip na iyon, napakagamit na, natatakot ako na ang puting anino, na hindi pa nakakita ng ganoong bagay, ay hindi napigilan ito, at bilang isang resulta, ito ay nahuli ng pinakabukid at primitive na clip. Sinunggaban ito ng malakas ni Omi. Biglang naramdaman ni Omi na parang may inihagis sa kanyang mga braso. Mabilis din ang reaksyon ni Omi, pagkatapos ng lahat, maaaring hadlangan lamang ng clip ang bagay na iyon sa loob ng isang bahagi ng isang segundo. Matapos agawin ang bagay, isinuot ito ni Omi sa special ring ng walang sabi-sabi, dahil natakot si Omi na hindi ito makakatakas kung ito ay nakatakas at ipasok sa special ring. Haha, nalaman ni Omi na nahuli niya talaga ito, nakakagulat. Walang gaanong lakas ang puting anino na iyon, at ang nakakatakot lang dito ay ang bilis nito. Nagmamadaling umalis si Omi sa orihinal na lugar, kung tutuusin, napakadaling magkaroon ng buhay na dapat hulihin at buhay na dapat ay enjoy. Nagpunta si Omi sa pangunahing mundo. Gayunpaman, kung mas natatakot ka sa isang bagay, lalo kang dumarating dito. Biglang nakita ni Omi na muling nakipagkita sa kanya ang kilalang Ginoo. Ang damo ko, paano ba naman ang malas ko? Omi cursed in his heart. Pero, dahil nakipagkita na sa kanya si Omi, hindi na ito makalapit sa oras.
Kabanata 2488. Hoy, bakit ikaw na naman? Sigaw ng bantog na ginoong iyon. Medyo na conflict si Omi, pinaluhod ba talaga siya? Pagluhod sa ibang tao tulad nito, hindi pa nagawa ni Omi ito sa kanyang buhay, tama ba? Matatag na sinabi ni Omi, natapos ko nang manghuli ng Pearl Beast, ibabalik ko ito sa tindahan, at bukas ay naghihintay ang mga customer ng Pearl Beast na karne. Hahaha, nagtawanan ang grupo ng mga tao, hindi alam kung ano ang kanilang tinatawanan, marahil ay tinatawanan si Omi na parang tanga. Bukas pa rin naghihintay ang mga bisita na makakain, sa tingin mo sino ka? Nakangiting sabi ng bantog na ginoong iyon. Walang sinabi si Omi, bagamat ayaw niyang lumuhad, hindi sadya si Omi na pasiglahin ang kabilang partido sa mga salita. Ang kilalang ginoo na iyon ay nagsabi, anak, bastos ka, alam mo iyon. Kapag nakita mo ang ginoo na ito, talagang naglakas loob kang makipag-usap sa akin ng may tuwid na mukha. Sabi ni Omi, miyembro ako ng pamilya namin, big over ang pamilya ko, bawal akong lumuhad kahit kanino, kung sa tingin mo ay hindi tama, pwede kang pumunta sa big over ng pamilya ko. Huwag kang maglakas loob na takutin ako ng aluo na iyon. I don't dare. Fuck him, slaughter him for me. Abala sa pag-order ang kilalang ginoong iyon. Ang isa sa mga underlang ay abala sa pagsasabing, Duke, kahapon nakiusap si Miss Aluo sa iyo dahil sa kanya kung papatayin mo siya ulit, hindi ba napakawalang galang kay Miss Aluo, natatakot ako na hindi ito nararapat . Kung hindi tama, hindi nararapat, paano ba naman, dam, pananakot sa akin, matatakot pa ba ako, Gojun, sa babaeng iyon? Duke, ang bottom creeper ay bottom creeper lang, grabe ba na dapat kilalanin mo ang mga ganyang tao? Terena, tingnan natin kung may nahuli ang Divine Deer. Itinuro ng kilalang ginoo si Omi at sinabing, anak, hindi na mahaba ang buhay mo. Sabi ni Omi, oo, hintayin mo ako. Pagkasabi nito, naunang umalis ang marangal na prinsipe. Sa loob-loob, sinabi ni Omi, ikaw din, hintayin mo ako. Bumalik din si Omi sa main world at bumalik sa Purvis Meat Shop. Light Cloud, bumalik ka na. Tell me, where have you been for the past 2 days? Natatawang tanong ni Akan. Hindi pumunta doon, gumala lang. Sabi ni Don Omi. Oh, okay, siya nga pala, ibinalik ng kapitan ang Pearl Beast na pinatay mo sa tindahan. Okay, so kailan ang susunod na pagkakataon na malamang na manghuli tayo ng Pearl Beasts? Hindi ako sigurado tungkol doon, sa tingin ko ito ay magiging ilang buwan. Sige. Isasara ko na ang pinto. Sabi ni Omi. Ano, closed door. Tama, hindi ba kailangang magtrabaho ng husto ang mga mangangaso? Pumasok si Omi sa kanyang silid, nag-set up ng restriction, at nagsimulang isara ang pinto. Hindi nang ahas si Omi na pakawalan ang Divine Deer sa special ring dahil sa takot na tumakas. Gayunpaman, kung hindi niya ito pinakawalan, paano ito tatanggapin ni Omi? Matapos ang mahabang pag-iisip tungkol dito, hindi man lang naubos ni Omi ang Pearl Beast na iyon. Tihim na sinabi ni Omi, maaari ko pang subukan at makahanap ng isang bagay na napakainit, at ang banal na USA ay iiho sa sandaling lumitaw ito. Kaya, naglabas si Omi ng Peel Furnace na napakainit sa loob, pagkatapos ay inihagis ang special ring, at sa isang pag-iisip, pinakawalan ang bagay. Bang bang! Ang Peel Furnace ay nanginginig ng malakas, na parang may nahihirapan sa loob. Umiti si Omi nang walang pakialam, talagang gumagana. Makalipas ang halos isang oras, wala nang buhay sa loob ng Dan Furnace. Noon lamang ito inilabas ni Omi, at ito ay talagang isang banal na USA, ngunit ito ay inihaw na sa sandaling ito. Casual na pinunit ni Omi ang isang piraso ng karne at kumagit ang mabangong tamis. Puno ng bibig at napakasarap, 100 beses na mas malakas kaysa sa lasa ng karne ng Pearl Beast. Sok, ang sarap, walang pakialam nang umiti si Omi. Ang banal na USA na ito ay napakalaki, malamang na mas malaki kaysa sa isang elepante. Si Omi ay hindi makakain ng ganoon karami ng mag-isa, at hindi rin niya ito maiipon upang maibalik sa Celestial World. Kaya, pinaplano ni Omi na iregalo kay Ken, at syempre, si Miss Big. Si Omi ay nagbawas ng higit sa 100 pounds para sa Akan,
bagaman hindi ito gaanong, maaari itong maging isang napakalaking kasiyahang suplemento. Nagbawas pa ng 200 libra si Omi at ibibigay na sana ito sa panganay na si Miss. Siyempre, bilang karagdagan doon, si Omi mismo ay may natitiraman lang na maaaring ibahagi ni Omi sa ilang mga pagkain. Bumalik si Omi sa kanyang quarter sa Purbis Butcher Shop. Parang lahat ay nagpa-practice, pumasok si Omi sa kwarto ni Akan. Akan, punta ka sa kwarto ko. Sige, dahil hindi komportable para kay Akan at Yukong na matulog ng magkasama. Sa sariling silid ni Omi, naglagay si Omi ng pagpigil. Pagkatapos ay inabutan si Akan ng 100 libra ng karne ng Divine Deer at sinabing, kainin mo lahat ito ng mabilis hanggat maaari. Ito, huwag ka nang magtanong, tapusin mo na ang pagkain. Ah sige, ilang minuto lang ay natapos na itong kainin ni Akan. Mabuti, ngayon sige at ay absorb mo ito, sigurado akong maitataas mo ang iyong banal na kapangyarihan sa pamamagitan ng kahit isa o dalawang kabayo pagkatapos itong ma-absorb. Ah, hindi. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Salamat, banayad na ulap, ako, si Akan, ay walang ngipin upang kalimutan ang iyong dakilang kabaitan. Huwag kang pumunta dito, bumalik ka sa iyong bahay, huwag ipaalam sa sinuman ang tungkol dito at bibigyan kita ng isang bahagi. Siguradong huwag sabihin. Agad na pumunta si Omi para hanapin muli si Miss Aluo. Sa kasamaang palad, nasaan si Missy na casual na makita ni Omi. Sa sandaling iyon, naisip ni Omi ang waiter na iyon sa Purbis Butcher Shop. Natagpuan siya ni Omi at tinanong, maaari mo bang dalhin siya upang makita si Missy? Ah, bakit kailangan kitang ihatid? Dahil walang ibang nakakakita nito, at, nang nakita mo ito ng madali sa huling pagkakataon, dapat ay mayroon kang isang kahangahangang katayuan. Umiti ang spotter na iyon, bata, congratulations! Anong ibig mong sabihin? Sa sandaling iyon, ang tindera na iyon ay umiling-iling sa isang madilim na balat, nasa katanghali ang gulang, mature na lalaki, ngunit syempre, ang pangunahing bagay ay ang kanyang aura ay nagbago din ng malaki, nakakagulat, ito ay ginawa Omi na hindi maramdaman ang kanyang kaharian. Ah, senior, ikaw. Tindahan na iyon, tawagin mo akong Old Sang, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Sa wakas ay makikita ng isang tao na ang aking pagkakakilanlan ay hindi pangkaraniwang. Mukhang nataranta si Omi, gusto lang niyang humingi ng tulong para madala si Omi para makilala ang panganay niyang kapatid. Senior Sang, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, bakit ngayon ka lang mahinang tindero, at sa isang kisap mata, naging malakas ka na. Kung malakas kang tao, bakit ka magpanggap bilang isang katulong sa tindahan at magpanggap na halos walang makakakita nito? Hahaha, sabi ng shop na iyon, so congratulations. My name is Old Sang, I'm a God Emperor, but, unlike other God Emperors, bored ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko araw-araw, kaya ako ay nagpapanggap bilang isang katulong sa tindahan, at kung may makapagsasabi na ako ay pambihira sa anumang paraan, kung gayon maaari kong pagbigyan siya ng isang kahilingan, kahit na ano ito. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng lahat ng oras na ito, walang batang junior dito at doon. Nakita pa nga na ako ay pambihira, at akala nilang lahat na ako ay isang natural na ipinanganak na cheapskate. Hanggang ngayon, hahaha, sa wakas ay nakilala mo na ako bilang pambihira. Kabanata 2489. Sa sandaling iyon, pawis na pawis si Omi. Ano ang tawag dito? Sinabi ni Omi sa kanyang puso, ang swerte kong ito, napakabuti, kahapon lang nakakuha ako ng isang banal na USA sa Chance Divine Desolation, at ngayon ay hindi ko sinasadyang nakilala ang isang boring na banal na emperador. Sabihin mo sa akin, anak, ano ang gusto mong itanong sa akin? Tanong ng matandang iyon. Sinabi ni Omi, Senior, maaari mo ba akong dalhin sa dakilang ginang? Kung ano ang pinapagawa mo, yun lang. Medyo sayang ka, nakikiusap ka man lang sa akin na medyo mahirap. Halimbawa, hayaan mo akong pakasalan ka kay Aluo, o, iba pang mas mahirap, para may katuturan ito para sa akin, kung hindi, parang nagpapanggap akong isang laro, gaano ka boring yun. Hindi na kaimik si Omi, Senior, seryoso ka ba o nagbibiro lang? Shit, boring ba akong tao? Nagbibiro ka ng ganyan. Hindi pa ba sapat iyon, sabi ni Don Omi sa kanyang sarili.
ang isang Diyos na emperador na nagpapanggap bilang isang tindera sa isang maliit na bahay panuluyan upang pagsilbihan ang mga tao ay talagang puno ng pagkain. Hindi alam ni Senior. Huwag kang mag-alala, hindi ako nagbibiro sa iyo, seryoso ako, ano ba talaga ang hinihiling mo sa akin? Ako, hindi ko pa naiisip, sabi ni Omi. Ayos lang, big deal naman kung tutuusin, dapat isipin mo, hindi basta-basta sabihin. Umiti si Omi, hey Ellie. Sinabi ng Old Sang Senior, napakaswerte mo, paano mo nakita na ako ay pambihira? Sa loob ng mahabang panahon, napakaraming mga mata ng aso ang tumitingin sa mga tao, at ni isa sa kanila ay hindi nakakakita, kahit kung may ilang antas ng God Emperor na darating, talagang hindi nila ito makikita. Sabi ni Omi, Senior, mataas ang tingin mo sa akin, sa totoo lang, paano ko masasabi na pambihira ka? Gusto ko lang hanapin si Miss Aluo, pero, hindi ko siya makita. Sa sandaling iyon, naalala ko ang huling pagkakataon nung una akong dumating sa pangunahing mundo, kumain ako ng karne ng Pearl Beast dito, at tinanong kita kung saan ako maaaring mag-practice, at pagkatapos noon, madali kang pumunta upang iulat ito kay Miss Aluo. Kaya ako ay iniisip ko lang, kahit kanino pwede makilala si Alo-sama, bakit ka shop at ako ang hunter ng Pearl Beast Meat Shop? Mas mataas ako sa'yo, isang fairy level shopkeeper ah, so, presumably, dapat mayroon kang isang kahangahangang katayuan. Hahaha, hindi nakakagulat na hinanap mo ako at dinala ako para hanapin si Miss Arlo, kaya ayon. Senior, hindi ako umasa sa paningin ko para makitang pambihira ka, kaya wala kang kailangang ipanggako sa akin. Napangiti ang Last Sun God Emperor, you're quite sincere, itong brat mo, sa harap ng ganoong tukso, talagang kaya mong maging kalmado at marunong mag-distinguish ng mga katotohanan, parang hindi in vain ako, nangako ka ng pangako ah. Sabi ni Omi, sobrang pinupuri si Senior. Sa sandaling ito, sinabi ni Omi sa loob-loob, tulad ng inaasahan, humanga sa akin itong God Emperor nang sinasadya kong sabihin iyon, hahaha. Sa katunayan, si Omi ay hindi maaaring maging isang taong tapat at tapat, na nakikita ang mga pagkakataon bilang dumi, si Omi ay umaatres lamang upang umabant, sadyang naging mataktika upang mapalalim ang impresyon sa kanya ni Old Sang. At huwag mo nang isipin iyon, matagal nang nabubuhay si Omi, paano siya naging isang utuputing matamis tulad ng isang tao, matagal na ang dating kakanyahan ng tao. Umiti si Old Sang, anak, huwag kang mag-alala, wala akong pakialam kung anong paraan ang ginamit mo para makilala mo ako bilang hindi pangkaraniwan, ang resulta lang ang iniisip ko, kaya, isa sa mga pangako ko, ibinigay, kailangan mong kunin ito kahit na ayaw mo. Hindi na nag-isip si Omi ngayon, at some amba, since. Napaka-generous ni Senior Sang, nagpapasalamat ako. Hindi na kailangang maging magalang, ikaw ang nagligtas sa akin sa isang shoplifter, kung hindi ay hindi ko na alam kung gaano ako katagal naging shoplifter. Eh, bakit? Ako ay isang tao na may simula at wakas sa aking trabaho, at dahil sinabi kong hihinto lamang ako kapag nakilala akong hindi pangkaraniwan, kailangan kong gawin ito. Nako, si Senior talaga ang may ugali ah, I think, ang Senior lives is all God free, not constrained by anything, free and easy, inggit talaga si Senior ah. Isang papuri, pagsusuri ni Omi sa kanyang puso, ang ganitong uri ng pagkabagot, ang taong may sapat na pagkain ay dapat na isang taong walang pakialam sa katanyagan at kayamanan, gustong maging malaya at madali, at dapat ding maniwala na ang sariling paraan ng pamumuhay na ito ang pinakamahusay. Kaya, sinunod agad ni Omi ang papuri na ito, at tulad ng inaasahan, ito ay dapat magkaroon ng isang mahimalang epekto. Gaya ng inaasahan, tumawa si Old Sangton, hahaha, hahaha. Nagkunwaring inusente si Omi at nagtanong, Senior, casual lang ang sinabi ni Junior, huwag kang magagalit. Hindi. Kumaway ng kamay si Old Sang, hindi lang ako galit, masaya din ako na sa loob ng maraming taon, hindi mabilang na tao ang hindi nakaintindi sa akin, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin, iniisip mo ba talaga na ang buhay ko ay ano ang dapat taglayin ng lahat ng mga Diyos? Tiyak, kung ang lahat ng mga Diyos ay tulad mo, hayaan mo at maging kalmado, kung gaano katugma ang oras. Ibaba mo yan, magpahinga ka na. Bueno, mabuti, pababain mo, anak, mahal na mahal kita, bibigyan kita ng isa pang pangako ng libre. Natuwa ang emperador ng Diyos na iyon at nagbigay ng panibagong pangako sa Omi. Iwaw.
Nagulat si Omi, may nakakatuwang sorpresa pa rin. Ano? Ayaw mo? Hindi, iniisip ko lang, senior, talagang karapat dapat sa S**X. Ayon, puntahan mo ang dakilang kabaitan ni senior, eto, nagpapasalamat ako kay senior. Hindi mo kailangang maging magalang, ano ang iyong pangalan? Ang pangalan ko ay Wind Lightning. Kidlat ng hangin, akala ko gusto mong makita si Arlo, halika, dadalhin kita doon. Pero, pangako ba yon? Hindi naman, syempre, kakausapin ko lang si Arlo. Salamat, senior. Umalis sina Omi at senior Lao Sang. Habang nasa daan, nagtanong si Omi, senior, kilala mo ba si Miss Aluoa? Syempre kilala ko siya, pinanood ko siyang lumaki. Oh, kaya, kailangan din akong tawagin ni Arlo na Lolo Sang. Mukhang gusto mo rin si Arlo. Syempre gusto ko siya, Wendy, hindi ka naman tagapangunahing mundo, di ba? Ah, hindi. Kung gayon ikaw ay katulad sa amin ng mga Diyos na tao, kamukhang kamukha mo. Pagkasabi nito, ang matandang kumanta na iyon ay sumulyap sa buong katawan ni Omi, kasama ang loob ng kanyang damit. Ay, oo, akala ko ang maliit na mundo lang natin ang may mga taong katulad natin. Pero hindi ko inaasahan na napakarami pala sa main world. Sinabi ni Old Sang, ang iyong pag-iisip ay ganap na mali, ang buong universo, ang mga tao na tulad natin, ay sumasakop sa karamihan nito, ngunit kahit na tayo ay kabilang sa parehong kategorya, may ilang maliit na pagkakaiba sa hitsura ng mga tao mula sa iba't ibang mundo, halimbawa, ikaw at ako, ang iyong mga tainga ay hindi kasing haba ng sa amin, ang iyong mga mata ay itim at ang iyong balat ay dilaw, habang ang mga tao sa ating pangunahing mundo ay may mapuputing balat at mahabang tainga. Medyo, at ang mga mata ay asul. Kabanata 2490. Ham, lahat tayo ay itinuturing na magkamag-anak na espiritu, hindi katulad ng mga ganap na hayop. Nakipag-chat si Omi hanggang sa Senior Sang, naglalakad papunta sa tirahan ni Missy. Wind Lightning, maghintay ka muna sa labas ng pinto, papasok muna ako. Okay, problema senior para tulungan akong ipaalam. Tumakad si Old Senior Sang sa tirahan ni Miss Aluo. Hoy, Lolo Sang, ikaw. Nagulat si Miss Aluo nang makita si Old Sang. Haha, Arlo. Lolo Sang, anong ginagawa mo ngayon, wala ka sa shop ko nang, walang nakakita na pambihira ka, naging pangalawang anak mo na, bakit ngayon nagbago ang mukha mo? Gulat na tanong ni Aluo. Sabi ni Old Sang, Aluo, sa tingin mo si Lolo Sang ay isang tao ng aking salita, ngayon lang, may nakakita na ako ay pambihira. Ano? May nakikita ka, sino? Hahaha, kilala mo rin ang taong ito. Kilala ko rin ba sila? Hindi dapat iyon ay iba ang nagpapaalala sa kanya. Huwag kang mag-alala, ikaw at ako lang ang nakakaalam na magpapanggap akong tindera, di ba? Sinabi mo sa iba. Lolo Sang, huwag kang mag-alala, hindi kita sisirain, kung kailangan kong sabihin, sinabi ko na. Hahaha, nasa labas ng pinto ang lalaking iyon, papapasukin ko siya. Sabi ni Old Sang, sumisigaw na pumasok. Dahan-daang pumasok si Omi. Taking gulat ni Aluo nang makita niyang si Omi talaga ang taong iyon. Paanong ikaw, Wind Lightning? Ang Wind Lightning ay nagbibigay pugay kay Great Miss. Yumuko si Omi. Umiti si Old Sang, paano ba naman, hindi ko inaasahan, itong lalaking ito, na makitang pambihira ako, ay hindi nagkataon ah, ito ay dapat isang taong may malaking pagkakataon at swerte ah. Oh, Lolo Sang, paano nakita ng Wind Lightning na ikaw ay pambihira ah? Well, kailangan kong hilingin sa kanya na magsalita para sa kanyang sarili. Tumingin si Aluo kay Omi, hindi niya napapansing mabuti si Omi noon, ngunit ngayon, tinitigan niya ito ng mabuti, dahil ang taong ito, na makakapagsabi na kakaiba si Lolo Sang, ay hindi nagkataon ah. Nakita ni Aluo, si Omi, bagamat madilaw-dilaw ang kulay ng balat at medyo iba ang tenga at mata, pero, kabilang din ito sa lahi ng tao, at medyo gwapo ang itsura. Sa oras na ito, ngumiti si Old Sang at nagsabi, ano, Aluo girl, tinitingnan mo ang mga tao ng matagal, iniisip mo sila ah. Si Aluo ay abala sa pagbabalik sa kanyang katinoan at galit na sinabi, Lolo Sang, pinagtatawanan mo rin ako. Hahaha, sige, Wind Lightning, sabihin mo kaagad sa akin kung paano mo masasabi na ang aking Lolo Sang ay hindi pangkaraniwan.
Magalang na sinabi ni Omi, sabihin ang totoo, hindi ko ito nakita ng aking paningin. Sinabi ni Omi ang sanhi at bunga. Sumimangot si Aluo, Wind Lightning, ang ibig mong sabihin ay nahuli mo ang Divine Deer na bihirang lumitaw sa Chance Divine Wilderness. Eksakto. Ah, imposible iyon, napakaraming senior hunters ang natanggap namin at hindi namin sila mahuli, kasama mo. Oh, naaalala ba ni Miss Arlo ang araw na iyon noong nasa labas ako ng Tense God Wilderness? Oo, naalala ko, noong sinubukan kang patayin ni Gojen. Oo, sa totoo lang, noong araw na iyon nakita ko ang banal na USA na nakapasok sa isang butas, ngunit sinasadya kong hindi. Sabihin mo, niloko ko silang lahat na pumunta sa ibang direksyon. Sabi ni Aluo, matapang ka rin talaga, kapag nakilala mo ang isang tulad ni Mr. Gojen hindi lang lumuhad, kundi naglakas loob din na magsinungaling sa kanya, kung alam niyang magsinungaling ka sa kanya, tapos ka na. Nako, kung hindi mo sasabihin sa akin, hindi ko sasabihin sa iyo, sino ang nakakaalam? Pagkatapos noon, naglagay ako ng bitag sa bakana ng kuweba, alam ko na ang ibang mga pamamaraan ay hindi gagana, gamit ang primitive na ito. Ang paraan ay maaaring gumana sa halip, at sigurado, ang USA ay nahuli, at bagaman ito ay saglit lamang, sapat na para sa akin na pigilan ito. Nakikita ko. Napabuntong hininga si Aluo, napakarami nating mga lalaki at babae ang hindi nakahuli nito, ngunit sa halip ay nahuli mo ito, tila hindi karaniwan ang iyong swerte. Sabi ni Old Sang, ang brat na ito, kung masama ang swerte niya, paano niya matutuklasan ng baluktot ang aking kakaibang katangian? Ngayon, may dalawang pangako ako sa kanya, at kung maglakas loob siyang sabihin ito, tiyak na tutulungan ko siyang makamit ito. Wind Lightning, ano ang tingin mo kay Aluo? Anong ibig sabihin ng senior? Ano sa tingin mo ang hitsura ni Arlo? Ah, ito, syempre maganda. Hahaha, kung maglakas loob kang hilingin, tutulungan kitang matupad ang gusto mong pakasalan siya. Tumawa si Old Sang. Namutla ang mukha ni Aluo at abala siya sa pagsasabing, Lolo Sang, huwag mo akong pagtawanan. Aluo, ako, si Lolo Sang, ay isang tao sa aking salita, kung talagang hihilingin ang Wind Lightning na ito, dapat ko siyang tulungan na makamit ito. Si Lolo Sang, Aluo, walang silbi na kausapin ako, umakyat ka at sabihin sa Wind Lightning na huwag sabihin ng maayos ang ganoong layunin. Tumingin si Aluo kay Omi, ang ilan ay hindi magaling magsalita. Si Omi ay nag-iisip din ng mabuti sa sandaling ito, paano ko masusulit ang pagkakataong ito. Naisip ni Omi sa kanyang puso, kung sasabihin ko ang iba pang mga kahilingan, halimbawa, na humihiling sa Old Sang na tulungan akong patayin ang prinsipe ng Gojen, kung gayon sayang ito para sa akin, totoo na ang pagkamatay ng prinsipe ng Gojen ay nakakapanibago, ngunit hindi ito nakikinabang. Sa akin per se, maliban sa pagiging nakakapresko ng aking puso, hindi ako makakagawa ng ganoong kahilingan. Paano kung hilingin ko kay Old Sang na bigyan ako ng isang mahalagang banal na sandata? O anong himala na geiuma? Hindi rin tama iyon, lahat sila ay isang beses na pamumuhunan, at pagkatapos magbigay kapag sila ay nawala. Kailangan kong isipin ang isang pangmatagalang puhunan, kung gayon, tila dalawa na lang ang natitira. Una, para makiusap kay Elder Sang, na kunin ako bilang isang disipulo, at pangalawa, upang makiusap kay Elder Sang, na tulungan akong pakasalan si Miss Arlo, ang dalawang kahilingang ito, ang una, ay kunin ako bilang isang alagad, kung tatanggapin ako ni Elder Sang, ngunit hindi ako nagtuturo ng anuman, pabayaan ako ay linangin, isang nominal lang, kung gayon walang kabuluhan, pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ako bilang isang disipulo ay hindi nangangahulugang paglilinang sa akin, kaya ang pagpili na ito ay mas mahirap. At ang pangalawang pagpipilian, tulungan mo akong pakasalan si Miss Arlo, ang kahilingan na ito, sa halip, ay mas mabuti, dahil tiyak na hindi ako karapat-dapat ngayon, at lahat ay magiging pagtutol, kung gayon, upang matupad ni Elder Sang ang pangakong ito, kailangan muna niyang masigla, linangin mo akong maging sapat na mabuti, sapat na malakas, sapat na katayuan, karapat-dapat kay Aluo, upang magtagumpay. Si Omi ay isang matalinong tao, at pagkatapos na pag-isipan ito ng mabuti, ang isa na hindi maaaring mapili ay ang pinakamahusay sa halip. Hey! Hey! Ilang beses nagpakain si Miss Arlo bago bumalik sa katinoan si Omi.
Ah, Miss Arlo, ano ito? Nanlumo si Aluo, nasabi lang niya ito ng walang kabuluhan, kaya kinailangan niyang magsalita ulit. Yan, Wendy, ang sinabi lang ni Lolo Sang, huwag mong seryosohin. Ah, ano ang sinabi ni Lolo Sang? Pinaikit ni Arlo ang kanyang mga mata, may utang na loob si Lolo Sang sa iyo, at anumang pangako mo ay hindi pinapayagan na magkaroon ng anumang bagay sa akin.